Inihayag ni BJ Pascual ang inspirasyon sa likod ng jaw-dropping birthday photoshoot ni Nadine Lustre. Ito ay talagang may isang malakas na witchy at feminist undertone. Ang mga video sa YouTube ni BJ Pascual ay naging habit na panoorin ng maraming fashion lovers. Ang kanyang behind the scenes at mga kaibig-ibig na convo pagkatapos ng shot kasama ang kanyang mga paksa. Mula sa mga influencer, beauty queen, hanggang sa mga sikat na celebs, ay nailantad kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng fashion editorial shoot. Kaya't upang wakasan ng Oktubre, ibinahagi ni BJ ang isang hanay na mga mistikong imahe ng news sa Halloween na si Nadine Lustre. Ang aktres at mga awit ay nag-27 pa lamang noong 31 ng Oktubre at nag-premiere rin ang kanyang inaabang ang visual album na Wildest Dreams sa YouTube. Ang 30 minutong video ay isang masining na pagsasalita mula kay Nadine dahil medyo naiulat nito ang kanyang paglalakbay sa pag-aartista sa pamamagitan ng makatang visual. Inihayag rin ni BJ na ang photoshoot ng kaarawan ni Nadine ay inspirasyon ng isang tula ng Sweco na artist na si Fita Forstrom. Ang tulang ito ay nagsasalita tungkol sa mga makapangyarihang kababaihan na pinatahimik at inaapi dahil sa kanilang lantad at malalakas na personalidad. Basahin ang CP. It was not witches who burned. It was women. Women who were seen as too beautiful, too outspoken, had too much water in the well, yes, seriously, who had a birthmark, women who were too skilled with herbal medicine, too loud, too quiet, too much red in her hair, women who had a strong nature connection, women who danced, women who sung, or anything else really. Sa kanyang vlog, binigyan din ni BJ kung paano ang mensahe ng tula ay naaangkop kay Nadine, na matalino at kontrolado ang kanyang sekswalidad. Isipin ng feminismo at witch sharing ngunit gawin itong fashion. Pag-chat din siya sa malikhaing direktor na si Elves Mejia na binigyan din na ang mga fashion icon ng Halloween tulad ni na Morticia Adams, Vampire at Elvira at Mistress of the Dark. At maging si Cher ay ang pangunahing inspirasyon para sa shoot. Samantala, ang estilista na si Lynn Alumno ay sumangguni sa ilan sa mga iconic na koleksyon at silhouette ni na Jean Paul Gaultier, Thierry Magler, Helmut Lang, at Azadin Alaya para sa fashion. Si Nadine ay may suot ng maraming pantas katad at isang behi weld chain bikini na dinisenyo ni Tian Rodriguez para sa kanyang buhok at pampaganda. Ang Goto Glam team ni Nadine na binubuo ni na Jelly Eugenio at Paul Nebrace ay nagkuha ng inspirasyon sa Dreamy Ball Jointed Gale Instagram account na at Pepovi Sisters. Inihayag din ni Nadine na talagang kaunti ang alam niya tungkol sa konsepto ng shot ngunit pinagkakatiwalaan niya ang vision ni BJ at ang natitirang kuponan. Ibinahagi rin ng magandang morena na ang kanyang unang photoshoot kasama si BJ ay para sa kanyang preview magazine cover noong 2014 na siya rin pinakauna niyang cover ng magazine. Happy birthday Nadine! Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Mag-comment na sa ibaba at don't forget na mag-subscribe for more videos. Salamat sa panonood!